Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay sapagkat buhay si Jesus sa ating piling, buhay si Jesus sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matatagpuan niyang roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya at narinig niya isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusi." Tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iroon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita.
Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye, matuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita niyang pumasok sa kinaroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat na tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoon Jesus na pakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kong makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanalang ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na upo sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking ain ay nananasa akin. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong mamibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay. At gaya ng aking nababanggit, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naghuhudyat ng bagong uri ng ugnayan sa kanya. Kung dati-rati sa kanyang mga alagad, siya'y nakakaharap, nakakausap ng diretsuhan, nahahawakan, nakakasama, napansin po ninyo, mula nang siya'y muling nabuhay, parang naiba ang ugnayan. Kaya nga't, hindi po ba, hindi siya agad-agad nakilala ng mga alagad. Bagamat siya'y kumakain, nahawakan, ibang uri ang kanyang pakikisalamuha sa kanila. Kaya nga, nakatatago siya sa mga pintuan. Nakikita siya kung saan-saan. Sapagkat sinasanay na ni Jesus sa Sareno ang simbahan sa isang kakaibang ugnayan. Hindi na lamang sa pamamagitan ng mata, kung hindi sa pamamagitan ng puso. Na siya'y makakaugnay higit sa lahat sa pananampalataya. At ito ang pag-iral, ugnayan hanggang ngayon sa atin. Hindi nyo po makikita ng harap-harapan ng Nazareno na makakatabi ninyo. Hindi yan bababa mula sa altar na makakausap natin ng diretsahan. Bagkus, katulad ng nangyari sa mga unang alagad,
panibagong ugnayan, panibagong pananaw ang kailangang matatag. At ito ang natutunan ni San Pablo sa unang pagbasa. Nung unang tawag pa sa kanya ay Saulo, narinig natin siya ang naging tagausig ng mga Kristiyano. Si Saulo ang nagpapatay kay San Esteban, ang unang Kristiyanong martir. At sabi nga sa unang pagbasa, hinahabol niya, inuusig niya, pinahihirapan niya at pinapatay pa niya ang mga Kristiyano. Ngunit sabi nung siya ay papunta sa Damasco, may malakas na liwanag na bumulag sa kanya. At narinig ni Saulo ang tinig ni Jesus sa Sareno. At ang sabi ni Jesus sa Sareno, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Siguro nagtaka si Saulo. Kaya napatanong siya, sino ka? At sumagot ang tinig, ako si Jesus. Pero nagtaka siguro si Saulo. Wala ka na. Patay ka na. At hindi naman ikaw yung inuusig ko. Hindi naman ikaw yung binabato ko at pinapahirapan ko. Sapagkat ang hinahabol ni Saulo ay ang mga Kristiyano, hindi si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Ako ang inuusig mo. Natitiyak ko tumatak ito sa isip at puso ni San Pablo. Nagpalit ng pangalan mula noon si Saulo, naging Pablo. At ang turo niya lagi, tayong lahat, ang simbahan, ang mga Kristiyano, tayo'y katawan ni Kristo. Hindi ba't si Jesus sa Sareno na rin nagsabi, anuman ang gawin mo sa kapwa mo, lalo na sa mga maliliit, ganun din ang ginawa mo sa akin. Sapagkat, hindi na lang natin siya makikita sa sarili niya. Makikita na rin natin si Jesus sa Sareno sa kapwa natin. Tayo ang katawan ni Kristo. Ito ang bagong ugnayan, pananaw natin kay Jesus. At lalo itong mapapaigting tuwing tayo'y nagsisimba, tuwing tayo'y tumatanggap ng taimtim sa banal na komunyon. Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi ito maintindihan ng mga tao noon. Hanggang ngayon, marami pa rin tao ang hindi makaintindi. Lagi tayong tinutulig sa mga Katoliko, kapag tumatanggap tayo ng banal na komunyon, hindi sila maniwalang si Jesus mismo ang ating tinatanggap. Ngunit siya mismo sa Ebanghelyo nagsabi, ang sino mang kumakain sa akin, ang siya lamang makatatanggap ng buhay na walang hanggan. At sabi din niya, ang kumakain ng aking laman ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kaya mamaya maririnig ninyo, uulitin ko ang mga salita ni Jesus sa Sareno, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kaya nga mga kapatid, paalala sa atin, tuwing tayo tumatanggap sa banal na komunyon, gawin natin taimtim. Sapagkat ang tinatanggap natin, hindi lang yan kung anong ostya o tinapay, kung hindi si Kristo. Kaya dapat
malinis ang kamay natin. Dapat ingatan natin, huwag na huwag niyong ibabagsak, ilalaglag ang katawan ni Kristo. Huwag lang natin basta takmain. Iyan ay katawan ni Kristo. Hindi tayo pumipila sa sini lang o sa pangayuda na dapat taimtim tayo. Naghahanda tayo sapagkat patutuloyin natin si Kristo sa ating puso. Kaya nga't pagdating ng pagharap ninyo sa pare o sa lay minister, ang sasabihin namin sa inyo, katawan ni Kristo. At anong sagot ninyo? Amen. Nang ibig sabihin, opo, naniniwala ako. Iyan ang katawan ni Kristo. Kaya sana ingatan natin ang katawan ni Kristo. Mangumpisal tayo. Paintim tayo. Hindi kung ano lang ang ating tinatanggap. At kapag ito'y tunay nating tinanggap, bukod sa mananahan sa atin ng Panginoon, katulad na nangyari kay San Pablo, magliwanag nawa ang ating pananaw upang makita din natin ang ating kapwa bilang katawan ni Kristo. Opo, maniwala man kayo o hindi, yang katabi mo, katawan ni Kristo. Yang asawa mo mamaya pag-uwi mo mamaya siguro natutulog pa. Yang mga anak mo na minsan ay pasaway sa'yo, katawan ni Kristo. Yang kasama mo sa trabaho, yung kasama mo sa simbahang naglilingkod, katawan ni Kristo. Kaya, iginagalang natin sila. Hindi natin sila sinasaktan, dinadaya, pinagsisinungalingan, inaapi, minumura, sapagkat ang kapwa natin, katawan ni Kristo. Kung gusto niyong malaman, Father, papaano ko malalaman kung talagang natanggap ko si Kristo? Kapag nakita mo na rin siya sa iyong kapwa. Tayo ang katawan ni Kristo. At tuwing tayo'y nagsisimba sa pagtanggap natin sa Kanya, nawa lalong lumiwanag ang ating pananaw para makatagpo natin si Jesus na muling nabuhay. Ganun po kahalaga ang misa. Ganun kahalaga ang banal na komunyon. Kaya sana pahalagahan natin ito. Alam niyo po, mas mahalaga ang isang taimtim na pagsisimba at pagtanggap ng komunyon kaysa 24 na oras kayong magprosesyon. Mas mahalaga ang taimtim at tapat na pagsisimba kaysa magpasan kayo, maghila kayo ng lubid o magpabalik-balik man kayo maglakad ng paluhod. Mas mahalaga ang taimtim na pagsisimba at banal na komunyon kaysa 59 paulit-ulit niyong dinadasal. Sapagkat sa banal na misa, sa banal na komunyon, ating tinatanggap ang katawan ni Kristo at binibigyan tayo ng biyaya, makita rin si Kristo sa ating kapwa. Kaya't mga kapatid, ipagdasal natin. Mamaya, pagpila nyo sa komunyon, mga lay minister, mga brother, pag abot ng komunyon, tignan nyo sila sa mata. Sapagkat pag inabot namin ito sa inyo, alam bagay sinasabi namin,
tinatanggap mo ang katawan ni Kristo. At kapag tingin ko sa inyo, pag sinabi ko rin katawan ni Kristo, sinasabi ko rin, ikaw din katawan ni Kristo. At kapag tunay na tinanggap mo ang katawan ni Kristo, paglabas mo sa simbahan, matatagpuan mo rin si Kristo sa iyong kapwa. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po at patuloy ninyong ibinibigay ang inyong sarili sa amin tuwing kami nagsisimba at tumatanggap ng banal na komunyon. Sapagkat tinatanggap namin ang iyong katawan, nawa patuloyin ka namin sa aming puso. Manahan po kayo at mabuhay sa amin upang sa gayoy makita ka rin namin sa aming kapwa. Ipaalala niyo po sa amin lagi, kami ay iyong katawan. Kami ang iyong bibig, ang iyong mata, ang iyong mga kamay at paa. Kami ang iyong salamin sa mundo. Kaya nga't tinatanggap namin ang misyong ito sapagkat ang tunay na deboto mo ay tunay na katawan mo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanyang lahat ng ating mga pangailangan. Sa pinagmulan si Kristo ng bagong buhay, ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan.
Ama namin sa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakipag-isa sa kanya. Kami ring lahat ay magkaisa bilang bahagi ng kanyang katawan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang kalakat, tinapay, pandog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, O Lord, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa lipihan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-ain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bilang isang angkan, buong galang, buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasahalin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magkasala pangalan ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
patiadyam mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nabubulagan, tinatawag naming deboto kami, Kristiyano kami, pero hindi namin kayo makita sa aming kapwa. Patawad po kung tinatawag naming Kristiyano kami, pero hindi kami totoo, hindi kami tumutulong, hindi kami nagpapatawad sa aming kapwa. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang katawan ni Jesus Nazarenong muling nabuhay, ang katawan na mananahan sa atin, ang katawan na makikita natin sa ating kapwa. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng liminister. Sumunod po tayo. Ang
Basbasan ang buhay namin. Handog na ay matulad sa pag-aalay mo. Buhay na announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaret. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pag-aayos, paglinis ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Kapag may nasusunugan po, ay agad-agad nating pinapadala ng tulong sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tuwing tayo'y nagsisimba, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Tayo rin nagiging katawan ni Kristo. At ang kapwa natin, nakikita natin bilang katawan ni Kristo. Maliwanagan nawa ang puso natin sa katotohanan ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.